pagnanakaw ng washing machine sa Pasig City, huli sa CCTV. Nakuna ng mga suspect habang isinasakay sa tricycle ang washing machine sa 10 oras ng gabi. Sa detalye, may live report si Love Anuvel. Love? Maraming salamat, Rhea. Paalala lamang sa mga residente at sa mga halimbawa umaalis sa kanilang mga tahanan, ilock ng husto, isarado ng husto ang inyong mga bahay dahil ngayon, dahil sa tindi ng mga tapang ng mga kawatan, kahit ho yung malalaking bagay sa inyong bahay ay kaya-kaya po nilang ipusit at ilabas. Kagaya na lamang nitong inyong video na inyong makikita sa mga oras na ito, pasado alas 2 ng madaling araw nitong April 14, nang pasukin ng magnanakaw ang bahay sa Dr. Garcia Street sa Pasig City. Makikita sa kaliwang bahagi ng video ang paglapit ng isang lalaki sa isang bahay. Sumunod na lumapit ang tricycle na naghahabang sa kabilang kanto sa bandang kanan. Isinakay sa tricycle ang nakuhang washing machine at saka ito kumaripas papalayo. Umuwi anak ko, mga alas tres, galing sa trabaho, nagtaka siya, ginising ang bakit bukas ang gate. Bakit magiging bukas siya, nakatali na ka, bukas din. Hindi niya na kasi, wala yung mga washing machine. Hindi ako na gano'n, parang nag-check up sa paligid. Well, wala yung washing machine. Oh, ito wala. Iisip ko agad. Nakuha, ba't hindi malawaso? Napupunta na rito yung ano yung taong yun. Oh, hindi manuaso eh. Saka maingat na buksan ang pinto, alam niya maingay yan eh. Pangalaw, alam niya bukasan niya, talaga wala, detali lang yan. O hindi taga rito yan, hindi niya makikita ganun bukasan yung gate. Hanggang sa ngayon ay iniimbisigahan pa kung sino ang suspect sa nangyaring pagnanakaw. Kaya paalala ng otoridad sa ating mga kapuso. And bago tayo umalis sa ating kabahayan, na ito ay sigurado na naka-lock siya ng maigi. Ito ba ay may tamang mga lock? No? Kung pwede lang, hanggat hindi lang dalawa, tatlo, kung pwede hanggang limang lock ay ilagay natin at lagyan natin ng grills, no? Mula naman po dyan mga kapuso, punta na po tayo sa daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Eto, dito po sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue, makikita nyo, meron nung tatlong bus na naka-steady lang. Yan po ay dahil nagkarambola silang tatlo. Ito pong naunang dalawa, itong Philippians bus at yung NS Transit, nakahinto lamang kanina. Pero dahil sa kamamadali nitong nasa hulihang bahaging bus na bumangga doon sa NS Transit na nasa gitna, no? Hindi na po daw niya na kuha pang kumabig pa kanan dahil sa napakabilis ng takbo at gusto sana niyang sumingit. So sa ating mga motorista, pag nagmamadali ho tayo, hindi po advisable talaga na ganyan na nagmamabilis kayo dahil marami pa pong gumagamit ng iba pang kalsada. Dapat magkaroon ho tayo ng kortesiya. Sa mga oras na ito, may makikita na ho tayong mga otoridad mula sa Metro Manila Development Authority. Ang daloy ng trapiko naman po sa mga oras na ito, yan po ay mga papalabas patungo po ng Quezon City Circle. May kita ho natin mga kapuso at medyo nagkakaroon ng abala para sa mga motorista, lalo na po sa mga jeep at mga bus na dumaraan dito sa pampublikong lane dahil na rin po sa nangyaring aksidenteng ito. Pero po yung para sa mga pampribadong lane, mas tuloy-tuloy naman po ang kanilang pagbiyahe dyan at wala nang po masyadong problema. At paalala po natin muli sa ating mga nananakay or mga mananakay dito po sa may Velcoa, please lang, hindi po ito yung terminal. Doon pa po sa may bandang unahan ng terminal, kaya po nagkakaroon din ng problema yung ating mga motorista. Yung kabilang bahagi patungo Fairview, wala hong problema sa mga oras na ito. Sabi pang report mga kapuso, nag-propose ang Higher Educational Institution sa MMDA na magpatupad ng track bond sa Katipunan, Quezon City mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. para maiwasan ang traffic, lalo na po sa oras ng pasok. Ayon sa MMDA, pag-uusapan pa ito kasama ang track operators na dumaraan sa nasabing lugar. Para mabawasan ang daloy ng trapiko, nagsara at nagbukas ang MMDA ng U-turn slots, naglagay ng community traffic aids, at mahigpit na ipinatutupad ang tricycle ban. At yan po muna ang aking update mula po dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Love Anuvel.